Nagsisimula ang pelikula sa isang veteranong magnanakaw na si Keith Ripley sa New York na papalapit sa isang pool na puno ng mga lalaki, at binarilang isa sa kanila. Lumipat sa isa pang magnanakaw na nagngangalang Gabriel Martin, nakita siya ni Ripley na naglalakad, at agad na sinimulan siyang habulin. Si Martin ay naglabas ng baril habang nakasakay sa tren, at nagnakaw ng isang portfolio na naglalaman ng maraming pera mula sa dalawa pang pasahero. Bukod sa pagnanakaw ng pera, nagnanakaw din siya ng diamante. Biglang nakita ng dalawang opisyal na may dalang baril si Martin, at agad nila siyang hinabol. Ang magnanakaw ay pumunta sa bubong ng tren, at nagsimulang gumapang sa ibabaw nito. Si Martin ay lumabas sa tren sa sandaling iyon habang huminto ang tren, at nawala sa gitna ng karamihan. Alam ni Ripley na nakaalis na si Martin, ngunit kumilos siya na parang wala siyang alam. Sinusuri ng mga awtoridad ang mga record mula sa surveillance room, ngunit hindi nila matukoy ang taong gumawa ng pagnanakaw. Sa loob ng isang gabi, sinubukan ni Martin na ibenta ang ninakaw na alahas, gayunpaman, nahuli siya ni Ripley mula sa likuran. Hindi gaanong lumaban si Martin nang kunin ni Ripley ang alahas mula sa kanya, dahil napagtanto niyang hindi naman talaga kargado ang baril na hawak niya. Pumagit na si Ripley at sinabihan siyang kailangan nilang mag-usap ngayon. Si Ripley ay may nakaharap na dalawang Russian mobsters na biglang lumabas mula sa isang kotse. Ipinaalam nila kay Ripley na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbabayad sa halaga ng utang niya sa kanilang boss. Nagpatuloy ang pag-uusap sa pagpapaalam ni Ripley kay Martin na may alok siya para sa kanya, at hinihiling na magkita silang dalawa sa isang bar. Si Ripley ay may utang sa Russian Mafia, at humingi siya ng tulong kay Martin sa paggawa ng isang panghuling pagnanakaw, upang mabayaran niya ang kanyang utang. Sa panahon ng pagnanakaw na naganap sa subway, naobserbahan ni Ripley si Martin sa pagkilos, at humanga siya sa kanyang pagtakas. Nauna nang pinatay ni Ripley ang dati niyang kasabuat na si Victor Korolenko bago nila matagumpay na naisagawa ang kanilang plano kanina. Ang pagpapatupad ng plano ni Ripley ay nangangailangan ng pagnanakaw ng dalawang itlog ng Faber J, bawat isa ay nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Pinatay umano ni Ripley si Victor dahil sa takot niyang ipaalam ito ng huli sa New York Police Department na magre-resulta sa pagkakakulong kay Ripley. Kinabukasan, habang tinatapos ni Ripley ang ilang negosyo, huminto si Martin para magbasa ng pahayagan. Dito niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Alexandra, at nagsimula silang mag-usap. Maya-maya ay bumalik si Ripley, at lumalabas na kilala pala niya si Alexandra. Anak pala ni Victor si Alexandra, at ayaw ni Ripley na magkalapit ang dalawa. Susunod, ipinaliwanag ni Ripley ang plano kay Martin, na kinabibilangan ng pagnanakaw mula sa isang museo ng Russia, na pag-aari ng mga Romanov, isang Russian mafia. Hanggang ay nagpupuslit ng mga kayamanan ng Russia sa bansa, at sinusuhulan ang NYPD ng malalaking donasyon at mamahaling kagamitan. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Ripley na gusto niyang nakawin ang mga kayamanan na iyon hindi lang para sa pera, kundi para sa sarili niyang kapalaran mismo. Siya ay kumbinsido na siya ay ipinanganak upang magnakaw at nais na mamatay sa paggawa nito. Binigyan niya si Martin ng isang pambihirang bariya, na nagpapahiwatig na magkasosyo na sila sa negosyo. Sinurpresa ni Martin si Alexandra ng isang palumpon ng mga bulaklak kinabukasan, at dinala ito sa kanyang pinagtatrabahuin. Pagkatapos ng trabaho, iniimbitahan niya si Victoria na mag-date sila sa isang Russian bar, ngunit hindi siya madaling makumbinsi sa kanyang mungkahi. Sinabi niya sa kanya na maghihintay siya para sa kanya, at umalis. Lumipat kay Teniente Webben at Michaels, isang bagong recruit para sa Departamento ng Pulisya. Matapos matuklasan na ang mga hiyas na kinuha mula sa tren ay pag-aari ng mga gangster ng Russia, kumbinsido si Webben na sina Ripley at Martin ay nagnanais na nakawin ang mga kayamanan ng mga Romanov. Si Michael ay nag-aatubili na paniwalaan ito, dahil ito ay katulad ng paggawa ng isang hakbang sa isang hindi alam ngunit hindi maiiwasang kamatayan. Si Teniente Weber ay may sama ng loob kay Ripley, at ginugol ang huling 22 taon ng kanyang karera sa pagsisikap na dalhin si Ripley sa hustisya. Gayunpaman, hindi pa siya nagkaroon ng sapat na ebidensya para magsampa ng mga kaso laban kay Ripley. Bago siya binaril ni Ripley, tinanggap lang ni Victor ang papel bilang pinakamahusay na tao ni Ripley. Mamaya sa gabi, si Martin ay tumatambay sa club, naghihintay na dumating si Alexandra. Nang sa wakas ay nakarating na siya, nagsimula silang dalawa sa pagsasayaw.
Nagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan nila, at kalaunan ay dumating si Alexandra sa konklusyon na si Victor ay pinaslang ng Russian Mafia, dahil gusto nilang bayaran ni Ripley ang mga utang ni Victor. Sa kabilang banda, may utang si Victor sa Russian Mafia, na pinamumunuan ni Nikki Petrovich. Willing si Nikki na kanselahin ang utang kapalit ng tulong ni Victor sa pagnanakaw ng mga itlog. Dahil gusto ni Victor na bantayan si Alexandra, tinanggihan niya ang alok. Kaya nagpunta siya sa NYPD para sa proteksyon ng saksi, ngunit pinatay pa rin siya ng mga Ruso. Nang makabalik si Alexandra sa kanyang bahay, nalaman niyang naiwala niya ang kanyang mga susi sa tirahan. Nalaman niyang nasa loob si Martin. Kasunod nito, nagpa siya ang dalawa na magsama sila sa gabing iyon. Matapos makatulog sa buong gabi, binuksan ni Martin ang kanyang mga mata kinaumagahan upang makita si Ripley na nakatayo sa kanyang harapan. Bilang karagdagan sa pagpapayo sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Alexandra, sinabi niya sa kanya na magbihis. Ipinaalam sa kanya ni Ripley na magkakaroon ng pagdiriwang nagaganapin sa Romanov Museum mamaya. Nagtahi si Martin ng butones sa damit ni Zykov na kahawig ng isang miniature na video camera. Gumagana ang camera sa butones ni Zykov bilang gabay sa museo. Sa gabi, ang dalawa sa kanila ay nagtago bilang mga opisyal ng pulisya, at nakapasok sa party sa museo, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa vault kung saan nakatago ang mga itlog. Samantala, nilapitan ni Teniente Weber si Ripley, alam na wala siyang opisyal na imbitasyon, ngunit hindi niya ito mapatunayan, at lumayo. Di nagtagal pagkatapos noon, si Zykov na may nakalagay na kamera sa kanyang butones, ay nagsimulang maglibot sa museo sa mga bisita. Natuklasan ni na Ripley at Martin ang lahat ng mga hakbang sa seguridad sa safe at namangha sila. Natuklasan nila na ang mga itlog na kanilang nakawin ay nasa loob ng isa pa, mas ligtas na ligtas. Si Martin ay humihina ang loob, at sinabing imposibleng hindi mahuli ang pagnanakaw. Gayunpaman, nabuhusan niya ng baso si Zykov, at nagnakaw ng isang bagay mula sa kanya. Tapos kasama si Ripley, lumabas sila. Samantala, isang grupo ng mga opisyal ang kumukuha ng litrato sa dalawa. Nakipag-usap si Teniente Weber sa mga nakatataas, at ipinaalam sa kanila na dapat silang mag-ingat dahil sigurado siya na malapit ng manakawin ang museo. Gayunpaman, ang mga detective ay hindi nakikinig sa kanya, at sinasabi na mayroon silang iba pang mga bagay na dapat isipin. Samantala, nagsimulang magtrabaho si na Ripley at Martin at nagsimulang magtrabaho sa plano. Sa gym, nagawa ni Martin na nakawin ang handprint ni Zykov. Pagkatapos ay pinamamahalaan nilang nakawin ang pag-record ng boses ni Sir Gibb na isa pang pangunahing sangkap upang buksan ang safe. Isang araw, sinurpresa ni Martin si Alexandra ng isang inihandang tanghalian, ngunit sinabi niyang hindi siya kumakain ng Chinese food. Gayunpaman, ginugugol pa rin ng dalawa ang oras sa kanilang sariling paraan. Pagkatapos ay sinabi ni Alexandra na natatakot siya na matulad siya kay Victor, dahil siya ay isang magnanakaw. Nang maglaon, nakipagkita si Martin kay Ripley, at nagtanong kung bakit patay na si Victor. Ipinaliwanag ni Ripley ang sitwasyon sa kanya at sinabing wala silang pagpipilian kundi magnakaw ng mga itlog, dahil hindi sila hahayaang mabuhay ng Russian Mafia. Ang Russian Mafia, na pinamumunuan ni Nikki Petrovich, ay naiinip at kinidnap si Alexandra, na sinabi kay Ripley na dapat niyang nakawin ang dalawang itlog ng Faberge sa Russian Museum para maibalik siya. Sinabi ni Nikki na mahalaga sa kanya ang mga itlog, dahil ginawa ito ng kanyang lolo sa tuhod, at ninakaw mula sa Kremlin. Sa pagkakasangkot ni Alexandra, determinado ngayon si Martin na tumulong sa pagnakaw ng mga itlog. Isang gabi, nagsimula ang pagnanakaw, at ang dalawa ay gumawa ng butas sa isang pader sa ilalim ng lupa upang makapasok sa museo. Sinabi ng isang security guard sa iba na nakakarinig siya ng mga ingay, ngunit sinabi nila sa kanya na ito ay gawain sa ilalim ng lupa. Pumapasok ang mga magnanakaw at nag-alarm. Ang isang gwardya ay pumunta upang suriin, ngunit wala siyang nakita, at sinabihan silang patayin ang alarma. Di nagtagal, dinesormahan ito ng mga magnanakaw, at kinuha ang card na magbibigay sa kanila ng access sa mga pintuan. Bilang karagdagan, nahack ni Martin ang mga kamera, at nakikita ng mga gwardya ang mga pre-record na video. Sa pagtutok ng baril, sinabi ng gwardya na ginawa siyang hostage ngunit ito ay isang kalokohan lamang. Itinali siya ni na Martin at Ripley, at pumasok sa museo, habang kumakain ng cake ang iba pang gwardya. Ginagamit ni Martin ang imprint at Ripley ang audio recording.
Kapag nagawa nilang buksan ang safe, gumapang si Martin sa sahig sa ibabaw ng isang uri ng cart upang maiwasan ang mga security laser. Kapag lampas na sa puntong ito, tinanggal ni Martin ang alarm gamit ang isang device. Pagkatapos ay sinimula nilang buksan ang susunod na safe. Sa proseso, nalaman ni Teniente Weber ang tungkol sa alarma sa museo, at agad na napagtanto na ito ay kagagawan ni Ripley. Sa sandaling mahanap niya ang code sa safe, nakita ni Martin ang kahon na may mga itlog. Biglang itinutok ni Martin ang kanyang baril kay Ripley, at inutusan siyang ibigay ang mga itlog. Ipinahayag ni Martin na siya ay isang undercover na pulis ng Miami, na inilagay ni Weber upang mahuli si Ripley, at iniwan si Ripley na nakalock sa vault. Sa proseso, dumating ang mga pulis sa museo. Napagtanto ng mga security guard na may mali. Kinuha ni Martin ang isang gwardya para gawing hostage, at inutusan ng iba na ibaba ang kanilang mga armas. Kasunod nito, nakatakas siya sa labas tulad ng pagpasok ng mga pulis sa loob. Nahanap ni Zaykov at Sergiev si Ripley sa safe na nag-aalok sa kanila ng deal. Ipinaalam ni Martin kay Weber na natupad na niya ang kasunduan, at ngayon ay kailangan niyang dalhin ang mga itlog sa Russian mobster upang palayain si Alexandra. Matapos mapalaya si Alexandra, napilitan si Martin na makipagkita kay Nikki. Napag-alaman na ang mga itlog na kinuha mula sa safe ay gawa sa kahoy. Dumating si Martin sa istasyon ng pulis kinaumagahan, pagkatapos kunin ng pulis si Nikki, at sinabihan siya ng mga opisyal na patunayan na siya nga iyon. Ngunit lumalabas na ang lalaking nasa kulungan nila ay hindi ang lalaking kilala ni Martin, at ang lalaking nahuli nila ay si Victor na nagpanggap ng kanyang kamatayan sa tulong ni Ripley. Napag-alaman na nakatakas si Ripley, nakipagkasundo sa mga Romanov, at nilinis ang vault ng lahat ng mga ipinuslit na bagay, kabilang ang mga itlog, bago ito masuri ng pulisya. Nangangahulugan ito na walang katibayan na may ninakaw, at ang ebidensya ni Martin ay magiging walang kabuluhan, dahil ang kanyang mga aksyon ay itinago sa labas ng aklat upang pigilan si Ripley na malaman ang tungkol sa kanila. Bilang karagdagan, ang relasyon ni Martin kay Alexandra ay naibunyag, at bilang isang resulta, si Ripley ay kailangang pakawalan. Kinatawan siya ni Alexandra sa korte bilang kanyang abogado sa pagdinig ng kaso. Nang maglaon, tinawagan ni Ripley si Martin mula sa isang pribadong paliparan, naghahanda na umalis kasama si Victor upang makipagkita sa bumibili ng itlog. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Ripley na noon pa man ay alam nila ni Victor na si Martin ay isang alagad ng batas. Pagkatapos ay gumawa si Martin ng pangalawang paglalakbay sa New York upang makita si Alexandra, na piniling manatili doon, at kinumpirma niya na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay tunay. Sa wakas, pinili ni Martin na maging isang tunay na magnanakaw. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.